Ang babaeng ito ay tumakbo sa flower house. Pagbukas niya ng pinto ay bigla siyang nabagsakan ng mga basag na salamin at namatay. Ang kasambahay ay nanatiling kalmado habang kumakain ng mansanas. Nakita niya ang buong pangyayari sa loob ng bahay. Hindi niya ito pinansin at pumasok sa kwarto ng kanyang amo. Kinuha ang pag-spray nito at ginamit. Ang babaeng ito ay si Lisa. Nakaraang buwan lamang siya ay mayamang babae at nagdadalang tao. At ang kanyang asawa ay isang doktor sa sikat na ospital. Masaya ang buhay para sa kanya, ngunit hindi madali. Isang babae ang nagngangalang Rose ang nagpa-check up. Tila ito'y natipuhan ng kanyang asawang doktor. At hinaras ang babae. Pag-uwi ng bahay, sinabi ng pasyente ang ginawa sa kanya ng doktor. Hindi makapaniwala ang asawa kaya't inilabas niya sa media ang kalokohan ng doktor. Nang hindi makayanin ang kahihiyan, naisipan ng doktor na magpakamatay na lamang. Maraming hindi inaasahang bagay ang nangyari sa buhay ni Lisa. Nahimatay siya at dinugo dahil sa stress. Tinakbo siya sa ospital at nalaman niyang nalaglag ang kanyang pinagbubuntis. Dahil doon ay hindi na siya maaaring mabuntis muli. Nakaranas siya ng depression. Para sa kanya, lahat ng kamalasan na kanyang naranasan ay dahil kay Rose. Nang siya ay makalabas ng ospital, nag-apply siya bilang kasambahay nila Rose, nagkunyari siyang mabait ngunit ang totoo ay maitim siya balak. Nakita ni Lisa ang hiko ni Rose ngunit hindi niya ito sinabi. Habang busy si Rose sa kusina ay pinakain niya ang hiko sa anak ni Rose. At nagpanggap na isa itong aksidente. Nakita ito ng asawa at agad na tumakbo. Tinanggal nila ang hiko sa loob ng bibig ng bata. Nag-sorry siya at nagpaawa, kunyaring sinisisi ang sarili. Naniwala ang mag-asawa at siya'y pinatawad. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa bahay nila Rose at may dalang regalo. Kinagabihan, habang tulog ang lahat, pumunta siya sa kwarto ng bata. Pinadede ang bata sa kanya. Habang tumatagal, ay napapalapit na ang bata kay Lisa. Unti-unti nang nagdududa si Rose kay Lisa ngunit sinabi ng asawa na okay lang ang lahat. Papasok ng trabaho si Jake. Nagmamadali na siya kaya inutos na lamang niya kay Rose na ihulog ang sulat. Sinabi niyang mahalaga ang sulat na ito kaya dapat itong agad na mapadala. Ginamit ni Lisa ang pagkakataon habang nagdidilig si Rose. Kinuha niya ang sulat at tinago ito at pinagpupunit. Hinanap ni Rose ang sulat sa bag ngunit di niya ito makita. Nahirapan itong huminga dahil sa kanyang sakit na asma, buti na lamang ay dala niya ang kanyang gamot. Kinagabihan ay nagsorry siya sa asawa dahil nawala niya ang sulat. Sinabi ng asawa na nangyari na ito at hindi na maibabalik pa. Habang pinapadidi ni Lisa ang baby ay nakita siya ng maitim na lalaki. Ang lalaki ay isang isip bata. Ito ay nagtrabaho sa bahay nila Rose. Kahit ganun ang kanyang kalagayan ay marunong siya kumilatis ng tao kaya tuwing nakikita niya si Lisa ay hindi ito mapalagay. Natatakot si Lisa na baka mabuking siya dahil sa lalaking ito. Kaya kinausap niya ito at sinabing kung anuman ang kanyang nalalaman ay manahimik na lamang siya kung hindi ay papatayin siya. Natakot ang lalaki at umiyak. Sinabihan ni Lisa si Rose na mag-ingat sa lalaking ito at sinabing ito ay isang maniac. Nilagay ni Lisa ang panty ng anak ni Rose sa mga gamit ng lalaki para ito ay pagdudahan. Nakita ni Rose ang panty kaya galit na galit ito sa lalaki. Ang kawawang lalaki ay pinalayas dinala sa ibang lugar. Dumating ang kaibigan ni Rose na si Jenny. Pinakilala nila si Lisa. Naamoy ni Jenny ang pabango ni Lisa at alam niyang mamahalin ito kaya nagduda siya sa kasambahay. Sinabi ni Jenny kay Rose na mag-ingat dahil may itinatago ito sa kanila pero hindi naniwala si Rose. Nakita ni Lisa si Jake at sinabi ditong gusto niyang mag-organize ng party para kay Rose at kailangan niya ang tulong ni Jake. Alam ni Jake na magiging masaya si Rose. Kinuntyaba ni Jake ang kaibigan na si Jenny na sumama sa kanilang secret party. Kaya nung araw ng party, habang inaayos ni Lisa ang mga gamit, ay inilagay niya ang lighter ni Jenny sa bulsa ni Jake upang pagdududahan ni Rose ang dalawa. Kinausap ni Lisa si Rose at sinabing mag-ingat kay Jenny dahil baka may sikreto itong tinatago. Di naniwala si Rose. Nang siya ay nagpa-laundry, nakita niya ang lighter ni Jenny na nasa bulsa ni Jake. Kaya't umalis siyang umiiyak at agad na pinuntahan ang asawa. Inaway niya ito at tinanong kung may relasyon ba sila ni Jenny. May mga taong nakikinig sa kanila. Nang umalis ang mga tao ay kinausap siya ni Jake at niyakap. Nagkasundo na lamang sila na lumipat ng bahay at lumayo kay Lisa dahil siya ay natatakot dito. Mula nang dumating si Lisa ay kung ano-anong kamalasan ang nangyari. Hindi nila alam na naririnig ni Lisa ang kanilang usapan sa isang radyo. Kaya nag-isip na naman ng hakbang si Lisa. Kaya siya ay nagbalak maghiganti. Lumabas siya ng madaling araw sa kanilang garden. Inihanda ang isang machine. Dumating sa bahay si Jenny. Binunyag ni Jenny ang tunay na katauhan ni Lisa. Ito ay nag-imbestiga sa tunay na katauhan ni Lisa. Nahanap niya ang pinagmula ni Lisa at doon nalaman na mayaman talaga si Lisa.
Natakot si Lisa at nagmakaawa na huwag magsumbong. Sinabi niyang nasa flower house si Rose ngayon. Pumasok si Jenny sa flower house upang hanapin si Rose. Ngunit siya ang nadisgrasya sa inihandang machine ni Lisa nung madaling araw. Hindi napigilan ni Jenny ang pagbagsak ng salamin kaya siya'y namatay. Kita ni Lisa ang pangyayari ngunit imbis na mag-alala ay kalmado lang ito. Umalis ng bahay kasama ang bata upang hindi malaman na siya ang sospek sa nangyari. Hindi nagtagal nang si Rose ay makauwi. Nakita niya si Jenny kaya takot na takot ito. Tumakbo siya sa kwarto upang tumawag ng ambulansya. Siya inaatake ng hika dahil sa stress ngunit wala nang laman ang kanyang inhaler dahil inispray na ito ni Lisa sa buong bahay. Hirap na hirap siyang huminga, mabuti na lamang ay agad dumating ang ambulansya. Dinala siya sa ospital at swerteng nabuhay. Bumalik si Lisa ng bahay nang parang walang nangyari. Alam ni Rose na may kinalaman si Lisa sa pagkamatay ni Jenny. Pumunta siya sa bahay ni Jenny at doon nakita ang resulta ng kanyang pag-iimbestiga laban kay Lisa. Pumunta siya sa villa ni Lisa at doon nakita na ang kwarto ng kanyang anak ay kapareha sa kwarto ni Lisa. Doon niya nalaman ang buong kwento at galit na kinausap si Lisa. Sinampal niya si Lisa at tumalsik sa lamesa, pinalayas na niya si Lisa. Kailan kaya titigil si Lisa? Bumalik siya sa bahay noong madaling araw. Hinampas niya si Jake at nalaglag ito sa hagdan. Narinig ni Rose ang pagbagsak ng kanyang asawa kaya naalarma ito. Sinabi niya sa anak na ilock ang pinto at saka siya bumaba. Ngunit siya ay hinampas din ni Lisa at siya'y nahimete. Tinanong niya ang bata kung nasaan ang baby. Sinabi niya na mula ngayon siya na ang kanilang magiging magulang. Tinuro ng bata ang crib ng baby. Pero nang hinanap ni Rose, wala dito ang baby. Nilock ng bata ang pinto at itinakas ang kapatid. Galit na galit si Lisa, nang makapasok, narinig niya ang bata na umiiyak. Nakita niya rin ang maitim na lalaki papasok ng kwartong iyon para tulungan ang dalawang bata. Noon pa pala niya binabantayan ang buong pamilya. Tumawag din ang lalaki ng ambulansya. Hahampasin na sana ni Lisa ang lalaki nang dumating si Rose para itulak siya. Ngunit talagang malakas si Lisa kaya nahirapan si Rose. Napigilan ng maitim na lalaki ang paghampas ni Lisa kay Rose. Hinawakan ito ng mahigpit ang kanyang kamay. Muling tumayo si Rose para itulak si Lisa palabas ng bintana. Nalaglag si Lisa at tumama ang likod sa bakod. Dito natapos ang buhay ni Lisa. Ang movie na ito ay ipinalabas noong 1992 at pinamagatang The Hand That Rocks the Cradle. Sana ay nagustuhan ninyo ang movie na ito. Please like and follow for more videos.